Hello everyone! Welcome to my channel. Kung bago ka pala sa akin channel, please subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated kay Miss Gina Roses at sa iba ko pang video na i-upload. She's a single mother living in a world that's mean and tough, but she never thinks about giving in or giving up. Times get hard and she gets tired. Sometimes she wants to cry. Update of what happened. Okay. Kaninang umaga, there was supposed to be an arraignment of the nasasakdal, which is kilala nyo naman siguro kung sino, diba? So, ang naging ano, may delay in tactics sila, guys. Okay? They filed for a motion kasi parang kinukontest nila yung ano, yung result nila, yung naging verdict from the fiscal's office of Fiscal Palafox. So, kinukontest nila. But then, at that time kasi medyo na-late yung, ano, na-late kasi yung tawag nito, yung lawyer nito, manifestation, which is hindi naman nakaalala. I just presented myself as the assistant to the office of Attorney Joren Tan and Attorney Tuhol. So, anyways, ayun nga, nakakatawa kasi nag-file sila ng petition, ng motion sa DOJ. But then, the mere fact na nag-bail siya, meaning handa siyang harapin yung kaso. Yun po yung supposedly the procedure. Mabait lang, nagkataong mabait lang talaga yung judge ni China. Si attorney, si Judge Fargas, mabait siya kasi meron siyang humanitarian. But definitely comes July 26, which will be the next hearing. Arraignment. Okay, it's not yet a hearing. Arraignment pa lang yun. So, doon magkakaalaman na kasi July 20 the date na binigay sa kanila to be able to get the result from that. So, ayun, may delaying tactics. And it's really very funny kasi while the lawyer of the nasasakdal keeps on blubbering there, ranting about, you know, naligaw pa, parang na ano pa niya kasi mali yata yung naibigay na ano, na late yung lawyer nila kasi mali, pumunta sa IMOS, which is, ewan ko, wala yata silang coordination with the, what you call this one, with the accused, and then his lawyer, wala silang coordination. Imagine mo, maaga pa, nakita na kami doon ng accused, tapos andudun na ako, and then si China, pinatulog ko muna sa sasakyan. But then during the first call, pinababa ko na siya. And then I was the one who presented in behalf of the lawyer. Ako yung humarap doon. So, ang nangyari, natatawa ko kasi walang naiintindihan yung nasasakyan. Nakatulala lang, but it's okay. So, nagkaroon sila ng delaying tactics. At first, kinukontest nung lawyer na ni China. Kinukontest kasi, teka, nag-bail na nga siya eh. The mere fact na nag-bail na siya, meaning, ano siya, admittedly, willing na siya humarap para dun sa, ano niya, diba, sa case niya. But then, parang gumawa na naman ito si Attorney Ewan, yung matalino niya raw na attorney, gumawa. Pero, nakikita namin from the looks of it, parang nasusurprise yung lawyer niya kasi may mga twist and turn na very new to him. So anyways, ayun, so wala, in other words, wala na namang nangyayari. Maybe this is his way of parang delaying tactic, 'di ba? Sabi nga nila ubusan daw ng yaman kasi alam niya wala namang yamang iuubos si China, because for all you know, 'di ba nga, siya yung nag-iisang tagapagtaguyod ng pamamahay niya, gastusin, baka doon niya inaano. But then it was so, it is good to know na yung mga lawyers ni China is very willing. Parang yun ang ginagawa niyang delaying tactics, 'di ba? Na tipong magagawa ng mga motions or something para maano yung arraignment niya. Arraignment is just for him to be asked by the judge if he's guilty or not. Siguro hindi niya pa alam kung ano yung sasagot niya. And mind you guys, with all those money na pinipresent-present niya sa ano, 'di ba, sa mga live niya, sabi ko, what money can do? Kung stupid ka naman. Stupid in a sense na nakatunga nga siya. Wala siyang alam sabihin. Although si China is tipong tuliro every time na nagkaganon, naiiyak siya.
Naiyak siya, hindi dahil ano, para bang, wow, does she have to undergo this kind of stress? Kailangan niya bang ano? Pero paulit-ulit eh, yun sinabi ko sa kanya, it's going to be a very repetitive thing na mangyayari. So ayun nga, walang nangyari kasi nagkaroon ng delaying tactics, but on July 26, hopefully, kahit pa lumabas yung ano ng DOJ, which is with all the evidences, malalaman naman po talaga na there is ano, may grounds talaga para ma-elevate yung caso. So yung kahit it's his words against the evidences na pinresent namin. Very strict pala sa court. Ang allowed lang is the defense counsel and his counsel, tapos the accused and then the complainant. Tapos kung meron man, siguro in the later part, yung mga, what's this, yung mga witnesses. Pero it's going to be in the long run pa, after the guilty or not guilty, something. Just stand by and we will keep you posted.